odds to get it out. Oh! Yo mga idol, kumusta? DJL Sports TV nagbabalik mga idol. Quadralas General Casimero ipaghihiganti ang mga Pilipinong natalo sa mga Hapon. Jerwin Ancajas ang ating pretty boy. Na-depress ito sa kanyang huling laban mga idol. Yan ang ating pag-uusapan mga idol. Pero kung bago naman kayo sa ating YouTube channel, baka pwede makahingi ng isang like, subscribe at pakipindot na rin ang ating notification bell mga idol para ma-update kayo sa ating bagong video na katulad ito. Well mga idol, ang ating pambato na si Alas ay talagang sinabi niya na parang chamba lang daw itong panalo ni Takuma Inoue. Alam naman daw niya na walang lakas itong si Takuma Inoue, hindi daw kagaya ng kanyang kapatid na knockouter. Pero nagulat ang ating pambato na si Alas na nakakuha ng body shot itong si Takuma dito kay Jerwin Ancajas. Marami talagang hindi makapaniwala mga idol sa laban ni Ancajas na sa round 9 ay tumiklo po ito mga idol. Alam naman natin na itong si Jerwin Ancajas nasa 180 na ito lumalaban. Kumbaga mga idol, naka-adjust na ito sa timbang noong 115 pa siya o super flyweight division mga idol, na kung saan mga idol talagang pigang-piga siya doon sa kanyang dating division. Dito po sa 118 ay naka-adjust na ito. Pero bakit daw pagdating sa laban mukhang ayon naman kay Jerwin na mukhang bubuk ang laban niya noong nakaraan. Well mga idol talaga naman nakakabigla at nakagulat ang laban na yun. Ika nga sabi ng mga boxing fans na mukhang benta ang laban. Sagot naman ng iba mga idol ay hindi daw, sapagkat hindi daw talaga dadala ni Jerwin Ancajas ang kanyang lakas from 115 o super flyweight division dito sa bantamweight division. Kung saan mga idol, tanggapin na lang daw na talo talaga itong si Jerwin Ancajas dito kay Takuma Inoue. Sa kabilang banda mga idol, alam naman natin itong si Quadralas Casimero ay gigil na gigil daw talaga ito dito sa mga Inoue Brothers, o tilalong lalo na dito kay Nauya Inoue, na kung saan mga idol ay kung pagbibigyan daw siya ng pagkakataon na mapalaban dito kay Takuma Inoue at bababa ito ng 118 o bantamweight division, na kung saan ay nagkampiyon ng ating pambato na si Alas dito sa WBO bantamweight division. Talaga naman daw talagang tikiyo daw ang aabutin dito kay Takuma Inoue kung sakaling pagbibigyan daw ito ng kanyang promoter na makalaban itong si Takuma Inoue. Dahil ang purpose daw niya ay mapalaban itong si Nauya Inoue sa kanya. Well mga idol, ayon sa ating mga boxing fans ay hindi na mangyayari, sapagkat wala naman daw sa ranking itong si Quadros Casimero sa WBA. At dito na nga mga idol, nasa super bantamweight division naman ito. Well mga idol, hindi imposible yan mga idol na mapalaban itong si Casimero dito kay Takuma Inoue, sapagkat alam naman natin mga idol na ang boxing ay business. Kung sakaling magmaterialize ito at manegosyate ng maayos, alam naman natin na itong si Quadralas Casimero ay malupit talaga ito na magbinta ng laban, baka mapalaban itong si Quadralas Casimero. Basta makuha lang ang timbang niya dito sa bantamweight o 118 pounds mga idol. Kayo mga idol, kung sakali lang naman na mapalaban itong si Quadralas Casimero dito kay Takuma Inoue para po mapaghihiganti ang mga Pilipinong tinalo ng mga Hapon mga idol, may chance kaya na manalo itong ating pambato na si Quadralas, angas ng Pilipinas, General Casimero dito kay Takuma Inoue? Or itong si Takuma Inoue, may chance kaya manalo dito kay Quadralas Casimero? Komento muna sa baba mga idol para ating pag-usapan. Maraming salamat.